Hola, kamusta mi amigos, mi amigas. This is Tony Hearts and welcome back to my channel. All right. So, for today, naisip ko since marami din naman nagtatanong. Guys, mga benta eh. Na ano ba daw ang trabaho ko? Nakikita nila sa Facebook kung saan daw ako nang gagaling, ano daw ganyan, ano daw saan ko daw kinukuha income ko. So nagtatanong sila, pati na rin mga friends natin na OFWs, na kaya hindi daw sila makauwi kasi hindi nila alam kung saan sila magsisimula. Hindi nila alam kung anong klaseng trabaho ang papasukin nila at kung makakuha pa ba sila ng trabaho or kung anong magiging income nila pagdating dito sa Pilipinas. So hayaan nyo na sa video na ito, ma-share ko sa inyo kung saan nga ba tayo kumukuha ng income or ano nga ba pinagkakaabalahan natin ngayon. Para malaman nyo yan, panoorin nyo lang ng buo. Panoorin nyo lang ng buo itong video na to, para malaman nyo kung ano-ano ba yun, kung paano kayo magsisimula at kung ano mga dapat nyo isipin bago kayo magsimula. So watch out! Click the subscribe button, bell button, belly button. Belly button! Comment kayo kung meron kayong mga questions, kung meron kayong mga hindi naintindihan. Okay lang yan, just let me know and don't worry, hindi ko yung isisinsong responsible. And i-share nyo na rin sa mga kakilala nyo na gustong-gusto ng umuwi. Kaso hindi alam kung anong magiging business nila pagdating dito sa Pinas. So tuturo ko sa inyo kung ano mga pwede nyo maging business! At stay tuned. Disclaimer lang po, I'm not an expert and these are all based from experience. Sa matagal na panahon nating pagtatrabaho sa business na to. Kaliwas sa mga sabi-sabi noo. Kapag nasa bahay ka daw, wala na mangyayari sa buhay mo, wala ka nang mararating. Oh, no. Ayan, stick ka na lang dyan sa bahay. Pero ngayon, huwag ka. Lahat na ng trabaho na pwede mong gawin sa bahay, magagawa mo na. Yes! Salamat sa patuloy ng pag-usbong at pag-update ng teknolohiya. Yan. Kundi dahil sa teknolohiya, wala tayong ganito ngayon. So, hayaan nyo i-share ko sa inyo ang lahat ng pwede nyo magawa at pwede nyo maging source of income habang nasa loob kayo ng bahay. Alam kong busit na kayo sa traffic. Kapag nagkakaroon ng mga kalamidad na ganyan, kapagyo at yun nang recently lang, yung pagputok ng taal volcano, gusto nyo na nandun lang kayo sa tabi ng pamilya nyo, nag-aalala kayo, hindi kayo makapasok sa trabaho, na nag-aalala kayo, baka mamaya tawagan kayo ng gobyerno para ipa-evacuate, diba? At ano pa ba yung mga baha, diba? So, gustong-gusto nyo, hinihiling nyo na sana may magawa ako, sana meron akong, sana nasa bahay lang ako, para magkaroon ako ng time sa pamilya ko at para naman maalalayan ko ang mga anak ko. Especially dun sa mga working moms. Naiintindihan ko kayo dahil nung time na nagsisimula pa lang ako ay ganyan din yung pananaw ko. Ganyan din yung gusto kong mangyari. Pero bago ko nyo isipin ang pagre-resign sa inyong trabaho, isipin nyo munang mabuti kung bakit nyo ba talaga siya gustong gawin. Bakit nyo ba talaga gustong mag-business sa bahay or mag-stay sa bahay para kumita ng pera. Unang-una, kaya nyo bang i-give up yung benefits na nakukuha nyo sa kumpanya nyo? Like 13-month pay, Christmas bonus, sometimes may 14th-month pay pa. Ayan. At kung galante yung mga bossing nyo, nagiging 15th month pa, di ba? Yung mga commissions, yung mga paraffol, na kahit minsan di ka naman mabunot. Ayan. At yung mga, di ba? Yung mga allowances, like food allowance, transpo, yan. Kaya nyo bang i-give up lahat yan? Kasi sasabihin ko sa inyo, once you start working from home, mawawala lahat na yan. Another thing that you have to consider, yung mga long-term benefits such as SSS, pag-ibig, PhilHealth, ayan. Kaya nyo bang i-sustain yan? I mean, kahit wala na kayo sa kumpanya nyo, kaya nyo ba yung ituloy? Tingin nyo, kakayanin ba ng income nyo na ituloy yan? Isa pa, ikaw ba yung tipo ng empleyado na
hindi mabubuhay na walang kachismisan sa office. Ayun, pagpasok pa lang chismis agad. Hindi pa nakakasimula, hindi pa nakakapag open ng mga files ng tools eh kung sino-sino na agad pinag-uusapan. Yan, ikaw ba yung ganun tipo ng tao na outgoing? Na hindi pwedeng matengga sa loob ng bahay. Ikaw ba yung tipo ng tao na easily distracted? Na kapag may bagong movie sa Netflix, ay nako po, ayan na. Hindi na mo na matawag. Hindi mo na magambala. O kaya ikaw ba yung masyadong lulong sa ML? Sa Mobile Legends at hindi ka na, hindi mo na maalis ang tingin mo sa cellphone mo. Ikaw ba yung tipo ng tao na kaya mong matuto ng sarili mo lamang? Na sa pamamagitan lang ng mga instructions, sa mga tutorials, kahit walang personal touch or personal na magtuturo sa'yo, kakayanin mo mag-isa. So, yan lamang yung mga dapat nyong i-consider at marami pang iba. Those are the things that you should consider before giving up your current jobs at mag-switch into freelancing or mag-switch to work from home job. So ito na, go. Ito na. Ano ba yung mga trabaho na pwede sa akin? Ano ba yung mga trabaho or mga business na pwede kong gawin habang nasa bahay ako? Sabi nga, ang technology. Ano ka ba sa isip mo yan? Ayan. Ano ba yung nila? Sarap, di ba? Oh, una-una, mag-banana kayo kayo. Di ba? Hindi, seryoso. First, kung may talent ka sa pagluluto or may talent ka sa pagbibig, pwede ka namang magluto at i-sell ito online. Di ba? Kahit pa sa mga kapitbahay mo or sa mga may amigas mo, kapag nasa school kayo, pwede mo i-alok sa kanila. From there, you can start your own food business. Second, kaysa magbabad ka dyan sa Facebook mo, saka iintay kung ano na latest updates sa breakup ni na James Reed at Nadine Lustre, eh gamitin mo yung Facebook mo para kumita ka ng pera. Diba? Kung ano mang klaseng produkto meron ka na gusto mong ibenta, whether ukay man yan, ilabas mo na yung mga luma mong damit, ilabas mo na yung mga damit na hindi mo ginagamit, o pampasikip lang ng cabinet mo, ito na yung time mo para kumita ng pera using your online ukay. Pwede mo rin ibenta yung mga old bags mo, old shoes, yung mga lumang gamit ng mga anak mo, mga toys na pinagliita na, o yung mga toys na hindi na ginagamit, kinakalat lang, yung mga Legos, masakit sa paa kapag natatapakan, ibenta mo na, di ba? Lalo na kung ang anak mo ay nasa 15 years old na, aanhin mo pa yan, di ba? So maganda na mag-start ka na ng online business. Yan. Sell your used items or pre-loved. Pwede pati sarili mong asawa, ibenta mo na rin. At ang maganda pa nito, kapag work from home ka, meron kang multiple streams of income. Pwedeng kahit ilang trabaho ang gawin mo as long as kaya mo. Pwede kang tumanggap ng maraming projects. Pwede kang mag-work sa kahit kaninong clients as long as kaya mo. Ayun. Huwag naman nating abusuhin ang sarili natin kung hindi naman talaga natin kaya, 'di ba? May mga times kasi na may mga freelancers na sa sobrang galit sa pera ay kung magtrabaho ay 24 hours, 'wag naman ganoon. Isipin natin kapag napangalagaan natin sarili natin, mas mapapangalagaan natin ang pamilya natin. The third thing is kung meron kang property like bahay, kondo, na hindi mo naman masyadong tinitirhan o hindi mo naman talaga tinitirhan, why not use it as Airbnb? Diba? Especially kung malapit yan sa mga pasyalan. Diba? Halimbawa, tipong nasa meron kang bahay sa Tagaytay, yan, na hindi mo naman natitirhan, na napupuntahan nyo lang kapag gusto nyo magbakasyon, or may bahay ka sa Baguio, diba? Why not use it and sign up in Airbnb. Next is, kung meron kang extra na sasakyan or yung mismong sasakyan mo, like for example, you have a van,
or you have SUV, 'di ba, na hindi mo masyadong ginagamit, nasa bahay lang kasi hindi ka nga umaalis, wala ka namang pupuntahan, why not rent it, 'di ba? Or kung gusto mo naman nga iparent mo, pwede kang mag-provide ng sarili mong driver, or kung kakilala mo naman yung magre-rent, pwede sila na yung mag-drive and then bayaran na lang yung bayaran nila ng gas at yung rent nila dun sa sasakyan mo. Pwede mong gawin yan. Or kung meron kang extra motor na hindi mo ginagamit at kung meron kang mapapagkatiwala ang tao na pwedeng gumamit nun para maging business mo, i-apply mo sa Lazada, sa Lalamove, sa Foodpanda, di ba? Pwede mo siyang magamit as a source of income. Kung ikaw yung tao na mahilig magpi-picture, like yung mga picture mo ay parang world class, mga tipong talagang kahihangaan ng lahat, pwede mo magamit yan. Kung meron kang sarili, kung meron kang sariling digital camera, pwede kang mag-pictures ng mga objects or mga sceneries or kung ano-ano pa, mga tao, di ba, or anything and everything na makita mo sa daan, maging magandang subject or object sa isang website, or magiging magandang subject sa isang website, why not sell your photos? Yan. Meron tayong mga websites na pwedeng mong pagbentahan ng mga pictures mo. Yan. At pwede ka pang mag-bid in dollars, yun ha, dollars ang kikitain mo. Start taking photos. At isan ito sa mga websites na handang bayaran yung mga litrato nyo. Kasi may mga websites na sing nangangailangan ng mga pictures, videos na walang copyright. Especially yung mga bagong vloggers ngayon, bagong social media managers ngayon, or social media marketers ngayon. Kailangan nila yan, mga photos and videos na walang copyright. Ayan. So, pwede kang makakontribute. Pwede mo yung isend sa kanila. Alright, in relation sa photos and videos, pwede ka rin kung meron kang talent sa graphic design, sa paggawa ng mga banners, sa mga postcards, flyers, ayan. At yung mga pictures ay pwede mong gawing unique by putting some effects, ganyan. Kung may ganun kang talent, at kung marunong kang mag-edit ng mga videos, yan. May mga nag-hire din na mga graphic designers at video editors. So, yung mga sites na yun, i-discuss ko yun later on. Kung ikaw naman ay dating teacher, or kung ikaw ay teacher, or kung ikaw ay education student, or kung gusto ikaw sa puso mo, kahit hindi ka graduate ng education, kahit hindi ka estudyante, kahit hindi ka education student, pero nasa puso mo yung pagtuturo, ayan, pwede ka mag-apply as an online English teacher or ESL tutor. Ayan. So, ano ba ginagawa ng mga ESL teachers or mga English tutors? So, ikaw yung magtuturo ng English sa mga foreigners such as Spanish, Japanese, Korean, and Chinese. Yan. Usually sila yung mga clients. Yan. Sa mga may ganong klase ng languages. So, pwede mo ituro yung basic English. Yan, pwede kayong mag-start sa basic English to business English. Yan. So, yung mga taong tuturuan mo, it's either bata or matanda. Yan. Kung magaling ka namang magsulat ng mga nobela, magsulat ng mga articles, mahilig ka, passion mo talaga ang writing. Meron naman tayo mga sites or mga companies na nag-a-accept ng mga bloggers, as in B. Yan, B. Bloggers, article writers, yung mga nagsusulat sa Wattpad, yan, meron. Tumatanggap sila niyan, yung mga stories, yan. Mga content writers, yan, kailangan nila, especially sa mga nagbabagong nagbibuild ng websites. So, kung meron kang talent dyan, well, it's time for you to find out kung ano ba yung mga websites, legit websites, na
handang magbayad in dollars. Take note, in dollars. Para bayaran yung mga articles mo. Of course, yung mga ganyang klaseng, yung ganyang klaseng project, per words yan eh. Yan, like, bibigyan kayo nila ng, for example, bibigyan kayo, ang requirement ay, for example, ang requirement ay 500 words per submission or 1,000 words or something. Depende, bahala na kayo. So, depende sa anong requirements ang hinihingi nila. Pero that's a good way to start your freelancing career. The other thing na may kinalaman sa writing, ayan, ito naman ay susubukan ang inyong active listening. Transcription. Kung feeling nyo, matalas yung pandinig nyo, ayan, sa mga bagay-bagay, yung tipong kapag may sinabi ang kapitbahay nyo, nakukuha nyo agad, ganun katindi ang radar nyo. Well, perfect ka para maging transcriptionist. Ang ginagawa ng isang transcriptionist ay nagta-transcribe or nagta-translate ng audio file to written file. Yan. So, yung nagagawin mo, kailangan accurate yung pagkaka-type mo or accurate yung pagkaka-translate mo at accurate din yung spelling at yung mga punctuations. Ayan. So, yun yung ginagawa ng isang transcriptionist. Kung ikaw naman ay galing call center at gusto mong sa bahay na lang ituloy yung pagpo-calls mo, well, pwede ka naman mag-apply bilang customer service representative or a technical support representative. Kung magaling ka naman sa sales, pwede kang maging telemarketer. At kung magaling ka naman mag-set appointments, pwede mong gamitin yan as an appointment setter. So, yung lahat ng binanggit ko, lahat yon ay mga phone support representatives. It's either you're a customer service representative, a technical support representative, telemarketer, or appointment setter. Ano ba yan? So, when you say customer service representative, it's more on inbound at may konting outbound pa rin. Yan. It's more on inbound. Hindi nga lang katulad sa call center na yan. Katutuwa nyo to. Hindi nga lang katulad sa call center na masyadong toxic dahil kapapasok na ng isang call, darating na naman panibago. Hindi ganon. Magbunyi ka dahil dito ang pasok ng calls ay hindi ganon kabilis. Hindi ganon kadami. Technical support naman, of course, mag-assist ka ng anything technical. Ayan, kasi hindi naman ako take. Next is telemarketer. Kung magaling ka sa sales, marunong ka mambola, marunong ka magbenta, bagay na bagay ito sa'yo. Kasi maraming mga business owners ang nangangailangan ng sales account representatives. Maraming mga business ang yan ang hinahanap. Maraming business ang naghahanap ng mga magagaling sa sales. Yan. Whether it's e-commerce, it's real estate, lahat ng industries, halos kailangan ng sales person. At kung galing ka naman mag-set ng appointments, yan, pwede mong gamitin yung talent niyan para maging isang appointment setter. Yan, marami din mga business na nangangailangan ng appointment setters. Ayan, so, mamaya, maibibigay ko sa inyo kung saan nyo makukuha yung mga jobs na yan. Wala na akong boxes. Another, kung ikaw yung tao na piling magpo-post ng mga ads, yan, pwede ka maging marketer or pwede ka social media manager or pwede ka sa marketing. Sa marketing, gagawa ka lang ng mga graphics, gagawa ka lang ng content, ipopost mo sa social media and then viola. So, i-update mo yung website nila, yung social media pages. Ayan. So, pwede ka rin gumamit ng emails sa pagmamarket. Pwede ka mag-calls. Yan. So, yan ang ginagawa ng isang marketing manager. And last but not the least, kung masyado kang techie, kung marami kang alam gawin, at kaya mong makipagtagisan ng talino sa isang CEO. At ikaw yung tipo ng tao na flexible at kahit anong klase ng task ay pwede mong i-handle, well, you are a perfect candidate to be a virtual assistant.
Ayan. Ano ba ang trabaho ng isang virtual assistant? Siya yung kanang kamay or executive assistant. Parang secretary sa isang company. So, siya ang gumagawa ng mga administrative, ganyan. Depende sa kung anong klaseng tasa ang matapat sa kanya. Pero, halos siya yung gumagawa ng mga paperworks. Minsan, siya na rin ang gumagawa ng marketing. Siya na rin ang gumagawa ng accounting. Halos siya na lahat. Kumbaga, siya yung mapapagkatiwalaan. Or siya yung gumagawa ng mga responsibilities na dapat gawin ng isang company owner. Those are the jobs that you can do while you're spending time with your family at home. So, saan ba natin makukuha tong mga websites na to? Of course, you have to visit paring Google. Ayan. Kailangan mong bisitahin si paring Google at kailangan mong pumunta sa mga sites na to. Pwede ka magpunta sa Upwork, freelancer.com, guru.com, a virtual coworker, onlinejobs.ph, Fiverr, para sa mga graphics design, video editing, social media, or kahit ako ano-ano pang services ino-offer mo, pwede dyan sa Fiverr. freeup.com. Anything na may kinalaman sa real estate, you may go to myoutdesk. Yan, myoutdesk.com. You can also find jobs sa Facebook Jobs. Yan, kung i-check niyo yung left side ng account niyo, kung computer ang gamit niyo, meron dyan jobs. So you can check that. Meron din sila mga work from home jobs there. And then you can also check Craigslist. Pwede rin kayong kumuha ng clients or ng jobs through LinkedIn. Kung magsisimula ka pa lang, it's okay na mag-apply muna sa mga agencies. Yun sila yung maghahanap ng client para sa'yo. Kasi kung nahihirapan ka humanap ng client ang sarili mo, sila na yung bahala sa'yo. Marami na mga agencies. Marami na mga agencies dyan ang legit. Nagbabayad ng tama, nagbabayad sa oras. So, yun ang hahanapin nyo. Meron din tayo mga Facebook groups na pwede mong sadihan, pwede mong mapagtanungan, pwede kang mag-aral. From their comments, malalaman mo kung marami ka na matututunan. Diba? Sa isang topic, meron silang mga thread doon, marami ka na matututunan. So, para masimulan mo itong business na ito, unang-una, you have to prepare yourself. Ayan. Kung alam mo sa sarili mo na kulang pa yung skills mo para mag-apply, or kung kulang pa skills mo para simulan yung iyong home-based business, aba, ay wala nang reason para sabihin mo sa sarili mo na hindi ko alam yan, hindi ko kaya yan, dahil ngayon ay available na lahat online. Andiyan na, napakarami ng resources na pwede mong pag-unan. Marami kang mapapag-unan para ma-upgrade mo yung skills mo. Diba? Kung meron ding mga sites where you can practice, halimbawa sa calls, pwede kang pwede mo i-record yung sarili mo, mag-practice ka about your, kung paano ka magsasalita, ganyan, or sa typing, meron mga sites na pwede ka mag-practice ng typing para malaman mo kung ilang words per minute ka, yan. So, lahat available na online. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi ko alam yan, hindi ko kaya yan, yan. Lahat, meron na. And also, hindi natin maitatanggi na the beginning is always the hardest. So, huwag kayong mag-frustrate kung sa first year nyo, sa first 6 months nyo, parang feeling nyo walang nangyayari. Ayan. Huwag kayo basta-basta or huwag kayo agad-agad susuko. Dahil ganyan talaga, it's business eh. Ang negosyo ay parang sugal. So, it's the same when you're working from home. Para ka rin sumusugal. Have to spend a little as an investment. Of course, kung wala kang computer sa bahay, kailangan mag-invest ng isang mumurahing computer, isang mumurahing computer set. Ayan, kapag kumikita ka na, saka ka na mag-upgrade, saka ka na bumili ng mga Mac. Yan, yung mga matataas ang gig. Yan, saka mo na gawin yun. So, kailangan mo rin mag-invest. Mag-invest ka sa internet or mag-invest ka sa ibang bagay. Yan, para masimulan yung home-based business mo. Kung meron ka na available dyan sa inyo, edi wow!
if you're planning to apply sa mga sites at kailangan mo ng resume, online resume, marami rin tayong available na websites dyan para makagawa kayo ng isang presentable at isang magandang resume. So sa next video ko, ituturo ko kung paano nyo magagawa using your mobile phone. Alright? Para kahit nakahiga kayo, gawa ka lang ng gawa ng resume. So before ka mag-resign, before mo simulan yung business mo, make sure as well na meron ka emergency fund for 3 to 6 months. Pang-cover sa mga expenses, pambayad ng bills, pambili ng pagkain, pambayad ng renta, kung nagre-renta ka man ng bahay, di ba? Mas maganda yung meron tayong naitabi, naitago. Ayan, mas maganda yung meron tayong susugo tayo sa gera na full pack tayo ng armas, di ba? Para in case something happens, meron tayong mailalabas, meron tayong magagamit, meron tayong magagastos, di ba? Kung feeling mo, apply ka ng apply at hanggang ngayon wala pa rin sumasagot sa'yo, hayaan mo lang mag-apply ka pa ng mag-apply. At kapag sumagot sila sa'yo at sumagot sila ng sabay-sabay, doon ka mamili, di ba? Ikaw ngayon na mamimili sa feel mo na mas fit ka at mas work sa expected hourly rate mo, di ba? Kung alam natin wala pa naman tayo talagang client, kahit mababa yung offer, kung magbibigay naman sa atin ng magandang opportunity, why not, di ba? So there. So I hope marami kayo natutunan at sa susunod na pagbabalik ko, sa susunod na video ko, ituturo ko naman sa inyo kung paano gumawa ng resume, paano mag-apply, ganyan-ganyan, and so on and so forth. So, pakaabangan nyo yan. Thank you so much, guys. So, huwag kalilimutan mag-subscribe, huwag magkalimutan mag-like, mag-comment. Kung may mga tanong kayo, pwede nyo ako i-comment dyan. Yan, feel free to let me know your thoughts, suggestions, yan. And also, please, share this to all your friends and families, especially to sa mga nangangailangan ng gantong klaseng tips. Thank you. Bye.